Mahigit 1,000 tao ang naihatid sa pagpapabautismo matapos ang malawakang pangangaral sa Palawan Mission Territory. Sa temang The Search 2022, ang nasabing pangangaral ay pinangunahan ng Adventist International Evangelist na si Elder Dan Smith kasama ang grupong Grace Force. Ang iba pang detalye tungkol sa tagumpay ng pangangaral na iyan nasa balita ni Eugene De La Cruz. Mahigit 1,000 ang naidagdag sa kawan ng Panginoon matapos nilang tanggapin si Kristo bilang kanilang tagapagligtas sa pamamagitan ng isang bautismo. Bunga ito ng malaking gawain ng Palawan Mission sa pakikipagtulungan ng grupong Grace Force na pinangungunahan ni Pastor Dan Smith. Gabi-gabing ginanap ang The Search 2022 sa pinakamalaking bulwagan sa Puerto Princesa City. We're happy when it's 5 or 10 or 30, but to have 1,000 people give their life to Jesus. I hope that I will live long enough to have many more, maybe more here in Palawan. Amen? It's a very special treat. I love it. Even if it's raining! Kasabay ng gabi-gabing pangangaral na ipakilala rin ang pag-ibig ni Kristo sa pamamagitan ng Health Expo at Health Lectures bago ang mga magagandang pabalita. Hindi lamang sa syudad ang nasabing pangangaral. Sabay-sabay rin itong ginaganap sa 22 sites o lugar na naghatid sa marami tungo sa paanan ni Kristo. Kaming mag-asawa, hindi kami masyadong nagkakaunawaan, hindi kami masyadong nagkakaintindihan. In-invite kami ni Sister Badaos. Parang ako sa dibdib ko na gusto kong magsali sa 7th Church Adventist. Kaya niyaya ko ang pamilya ko. Simula nang in-invite kami ni Sister Badaos, naging masaya kami mag-asawa, hindi na kami nagdi-discussion. Hindi na kami nagdi-discussion about kung ano-ano. Kahit nahihirapan kami, nakakarahos kami sa araw-araw. Bilang paghahanda rin sa malawakang gawain ito, umarangkada ang health department sa iba't ibang bahagi ng Palawan. Sila ay naghatid ng mga serbisyong medikal at dental kasama ang iba't ibang organisasyon at supporting ministries. Naglaan rin ang panahon ng mga laymen na may malaking bahagi sa gawain ito sa pamamagitan ng trainings na pinangunahan ng mga direktor mismo ng misyon. Masaya ako na nakasali kami dito. Naging payatawa yung kalooban ko, pati yung mga anak ko. Masaya talaga ako. Maraming salamat sa Lord na in-invite niya ako dito. Thank you very much talaga sa Lord. And then of course we had this last one. The older lady, my age, 70 years old, and I made a special appeal to her this week. I said, I think God wants you to be baptized, and I want you to walk down the aisle, and you come down the beach, and I will be the one. She got there this morning, she put the white bracelet on, she signed the thing, and she did it. Doesn't get any better than that. Tunay na marami pa rin ang sumasaliksik ng kasagutan sa kanilang mga katanungan at sa kanilang pagsasaliksik, naway sila'y handang tumanggap sa tunay na katotohanan kanilang masusumpungan. Mula rito sa Puerto Princesa City, Palawan, ako po si Eugene Joy De La Cruz, naghahatid ng balitang may pag-asa para sa Hope Today, NPUC News.